Sup, Crypto. So ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang aking watch list for this week. Okay, so without further ado, let's get started. So okay, mag-start tayo kay Bitcoin. Okay, so kung matatandaan nyo, yung previous technical analysis ko sa Bitcoin, Ethereum, and XRP, yung market update ko sa kanila, is yun pa rin yung technical analysis ko ngayon kay Bitcoin. Okay? So ngayon, ang tinitingnan ko sa kanya, kung susundin natin yung previous all-time high na nangyari, after ng all-time high, merong dip, tapos merong na-form na mga falling wedge pattern. Okay? So currently, nandito tayo ngayon. Okay? So after ng all-time high sa 64,000, nag-dip siya, no? Tapos naka-form siya ng falling wedge na pattern. Okay? Tapos ngayon, kung titingnan natin sa history, after ng falling wedge, may breakout sa taas, tapos panibagong all-time high. So hopefully, since currently breaking out na siya sa ating upper trend line, pwede ako maghintay ngayon ng retest, tapos saka pa lang magpo-push up ulit pataas. Okay? Or pwede naman mag-shoot na siya dun pataas, pero hindi natin alam. Pero dito kasi meron ng mga red candles. So, baka mag-start tayong mag-retest dito. Okay? So, yun. Next is kay Ethereum. So, yun. Kay Ethereum, very bullish pa rin ako kay Ethereum since si Ethereum is na-outperform niya si Bitcoin. Okay? So, ngayon, nandito na tayo sa ating resistance level, no? By the way, these are all 4-hour time frame. Okay? So, nandito tayo ngayon sa resistance level. Kapag na-break ni Ethereum ang ating resistance level, okay, meron tayo ngayong chance na makakita ng panibagong all-time high ulit. Okay? So, I hope everyone is mooning. So, yun. Kung hindi naman, pwede lang tayong mag-bounce back dito sa ating support level. Okay? Or mag-consolidate dito sa area na ito. Okay? Next is kay XRP. Okay? So, kay XRP, ginawa ko siya ng technical analysis sa TikTok. Okay, kung napanood niya na yun. So, ito siya. Mag-drawing muna ako ng parallel channel. Tapos, breaking out sa taas. Okay? Ng ating trend line. Tapos, nag-drawing ako dito ng support and resistance level. So, support, support, resistance, resistance. Okay? So, kapag itong previous resistance, mag-reta siya dito, mag-turn into support, possible mag-bounce back pa siya pataas. Okay? Next is kay Cardano. Yan. Kay ADA. So, parang kay XRP lang din. Meron lang akong dito, trend line or parallel channel, tapos support tsaka resistance, tapos nag-breakout siya sa ating trend line above. Ngayon, pwede ako maghintay ng retest. Tapos, pag yung itong resistance na to, tsaka support, itong resistance, nag-turn into support here, pwedeng mag-push up ulit pataas. Or, pwede namang mag-retest siya sa mismong trend line bago mag-push up ulit pataas. So, watch out na lang sa mga fake out. Okay? So, kahit saan, kahit kay BTC, Ethereum, XRP, watch out pa rin sa mga fake outs. Okay? So, next is kay Engine. Yan, kung mapapansin nyo, meron tayong nice trend line dito. Okay? Tapos, nag-drawing ako ng support, 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 support. So, meron tayong strong support dito. Okay? Tapos, if mag-breakout to sa ating resistance level, okay, possible na makakita tayo ng another push sa upside. Okay? So, magdodrawing na lang muna ako ng supportive support and resistance dito. Okay? Para pwede tayong mag-expect ng retest sa kanya. Okay? So, watch out pa rin sa mga fake out. Okay? Tapos, next is kay SFP. SFP. Yan. So, ito, parang kay XRP lang din. Diba? Mapapansin nyo, nagre-retest na siya. Oh. Or, possible na mag-retest na siya. Okay? So, meron ako ditong support, support, resistance. Pag nag-turn siya into support,
tapos pwedeng mag-bounce back ulit pataas. Okay? So, pwedeng ganyan. Watch out pa rin sa mga fake out pababa. Okay? So, parallel channel, support and resistance, tapos breakout, retest, push up ulit sa taas. Okay? Next is kay 1 USD. Okay, Harmony. Okay? So, ito, no, medyo, ano siya? Ayan. So, meron lang ulit akong parallel channel dito. Okay? Tapos, nag-drawing ako ng resistance level, resistance, nalilito na. So, ulit. Resistance, support, resistances. Okay? Resistance level. So, ito yung mga pinroject ko sa kanya, possible na pwede niyang puntahan. Okay? So, parallel trend, parallel channel, trend line above. So, okay? Nag-breakout siya sa ating above trend line. Tapos, yan, medyo mataas yung, malakas yung, or marami yung buying pressure dito. Okay? So, ang pwede kong i-expect na retest niya is itong previous resistance, support, tsaka resistance. Pero, meron pa rin tayong support, resistance dito. So, ito yung dalawang key level na pwede nating i-expect na i-retest niya. Okay? Pero, kung fake out naman siya, pwede na lang dito. So, watch out pa rin sa mga fake out. Okay? So, yun lang. Yun lang yung mga nasa watchlist ko this week. Okay, so I hope everyone is mooning and sana may natutunan kayo, no? At kung nagustuhan niyo yung video na to, please consider to like, share, and subscribe para masuportahan natin yung channel. Okay, so yun lang. Thanks for watching. I'll see you soon.